Ooh, saktong-sakto yung talon. Haze in trouble. Pero makatakbo. Tatlong bigla na members ng Omega dito. With the Witcher Shower in there. Killer trying to survive. Kaba niya mo buhay mukhang hindi. Pero nandito na. Oh, Feather just like to the face. Gets the kill. Had GC, mabubuhay doon. Sabi ni Full Clip, doon na lang ako kay Heath. Whoa! What an ejector mula kay Mr. Fundamental. Eson versus Heath. Magkakatayaan ba? Magkakatayaan ba? Yun ang tanong. Sky Woo! Guardian Helmet. Para doon sabi tayo. Wow, that's the maximum sustain on that Barats now. Siya lang yata yung hero. Yep. Siya lang yata yung hero na okay yung... okay. Edward scores it. Pero, Kurt, yung Barats lang yata yung talagang hero na... Masusulit yun, no? Masusulit ang Sky Guardian helmet. Bihira yung mga hero na kayang mag-maximize yun. 100%. Hajizi. Zoning out itong si Aqua para hindi makapag-creepings doon sa may top lane, ipag-money shot. At nandito naman si Edward si Killer para mag-push sa may... So, this is Omega. Yung move nila dito ay para pigilan ang pag-perform na rin ni Aqua. Well, Aqua looking a little bit difficult to go near targets at this point. Pero again, we're still waiting. Pasok na naman! Oh, there it is! Throw na naman! Nako na naman ni Eson! At makapag-flicker pala yun. Then maliligtas. Mamamatay doon yung Claude pero mapapalit ng isang Chango. Curtizzi, nako po! Nice! Purify para kay Edward para hindi matetonas. Welcome ni Curtizzi. Hinahabol na nga siya. Makunat ka. Masustainable ka. But against three, in this stage of the game, makakuha ng Blacklist International yan. Toshi na mag-push na lang. But again, what is happening sa Omega? Parang hindi yata tama yung numbers doon sa retribution nila. Oo nga eh, parang may mali ah. Hindi ma-lockdown ang retry ng Omega. Okay. Pero sa ngayon, again, that's, I think it's just good positioning from Blacklist. Just forcing yung forcing weird positions mula sa Omega. Kaya hindi din makapwesto ng maayos yung, ano, yung retry ni Haji. Have to be careful about this. Kaso nahuli din si Edward sa likod. Wings by wings para makatakbo. Killer, kinokontrol siya, GZ. And Eson, aalis na lang din. Five man yan. Si Full Clip, ang tapang talaga ng Lancelot nito. Yep. Ng klase. Still going. And Heat still holding steady here. On the mid lane, nananakot lang with that ejector. Yep. Still. Whew. Even tayo. I think we are still pretty much even on this game. Right now though, it's a 700 gold lead. Yeah. Or like any team, like either one of these teams can actually win team fights here. Edward though, I think it's open lock so far sa ni Edward. Oh. Yung damage output iba. That's a clock of destiny for sure. Omega, wala pa rin yata sila magic defense at this point. Kailangan ding ingatan yan ng Omega na huwag magpahuli kay Edward. Edward, yeah, no? For sure. Hmm. I mean, come on. Bakit nga naman mag-recall doon? Uy, tinamaan na naman si... The favorite Farsa spot. Yeah, this is the Farsa spot, di ba? Yep, the Farsa spot right there. Ito, dito naman tayo. Tingnan natin kung makaka-engage na naman ang Blacklist. Feeling ko, gusto lang engage ng engage eh. Oh, Toshi, yuli ka, boy! Uy, kita ka dong! Ginagawa mo dyan, sabi ng Blacklist International, sabay kuha ng Turtle ngayon. Claude at Lancelot, obviously, makakuha nila yung pangatlong turtle na punta sa Blacklist International. Who would have thought sila pa makakuha ng tatlong turtle na yun? Anong nangyayari dito, mga kaibigan? And I think, courtesy on Barats as well, parang medyo hindi kasing effective like we thought it would be. O Full Clip being aggressive laban kay Haze! Calculated! Ilista mo na! Sabay si Eson tumalon, may combo pang kasama. Feather, their strike, damage na rin ni Full Clip. Tumalon, KO mula kay Full Clip. In comes sa GZ, pero wala siyang magagawa. Blacklist International, feeling the confidence now! Kasi sinabi ko itong game 1 eh. Alam mo si Full Clip, atas ang winner dito sa Lancelot, pero walang team na nagbaban. No? It's just unbelievable. Calculated, man. He's got this hero down to, man. Ibang klase nga naman. Hindi pa rin napupush yung Tori dito sa baba, but eventually it will. Yung mid lane din na dedepensa ng Omega. Umamang bigla ng 3,000 Blacklist International. And what is this? Zilet instant replay for sure will show us kung gaano ka-calculated. Ayun o, no hesitation. Malinis sa malinis. Man. Parang Zilet, napaka... Grabe, no? Napaka, ano eh, on point. Shave the day. Shave the day, mga tol. With Zilet instant replay. Again, that's just mastery of the hero. Mastery! Napatay na rin yung Barats doon. Full clip na natama ng Meteor Shower. Pero, woo! What a thorn rose to dash at Eson! Nako po, reminiscent of a former Blacklist International agent.
sa kaliwa yung dati, ngayon sa kanan naman, ode to the Honda Beast himself at nakuha pa no kill doon sa Joed. All of a sudden, na may momentum na ang Black Desi International. Everybody stepping up. Pati na rin to si Killer, pati na rin to si Edward. And we will have a pause because of this. Oh my God, nagiging mas mainit ang labanan. Blacklist, tumatawag na naman ang ating ginoong pinakamamahal. Piling ko, nalock na. Ay. Check ko na yung phone, man. Baka nag-message na siya. Ito na nga, nag-check na rin ako ng Realme phones natin, man. Mga Realme phone na. Nagri-ring na. Emergency daw, mga tol. I can't believe what I'm seeing. Momentum na Blacklist. Yes. What happened? What went correctly para sa Blacklist International, Kuya Rockhart? I think yung huli, yung mga huli talaga nila. And again, full clip being underestimated. Hindi na siya yung target ngayon eh. Hindi na siya ang highlight. Kaya ngayon, pag nung nangyari yun, parang pinabayaan yung magwala. Oo. Parang pinabayaan yung magwala yung ano, yung nakahawla na ano, nahayop, di ba? And that's exactly what's happening here. Every time may makitang opening, si full clip, papasukin at papasukin niya. Ganong kainit. Mainit nga naman talaga. There will be a post giveaway for you guys. Ooh. And by the way, thank you. It's the 23rd of October na. Oo nga. Alas Happy midnight. Oo nga. Two-day event. Can't believe what I'm saying. It's a what two-day event, mga tol. So, okay lang. Okay din. We'll see. Hindi pa tapos okay ang laban. Labang eh. Lang ng 4,000 Black Desi International. Papag-game 5 ba? Alam si Mr. Natin alam talaga. Nandito nga naman kasi yung anak niya na si Chin Valdez. Oo, may suyo. Oo. Oh, look at Edward abusing yung mga farsa spots samantala yung Blacklist International nandoon si Killer and full clip para mag-take ng Lord. Yep, here we go. It's gonna be a very easy Lord. Unless pilitin ng Omega. Nice ejector para kay Eson pero mas maganda yung talon at ulti na rin para makontrol at yung nakanakuha na rin ni Lancelot yung kill dun sa Lord. Sabay na matay si Eson so okay lang din para sa Blacklist International ang trade-off tanke para sa Lord. Kailangan sila mag-ingat dito again. You cannot underestimate din naman ang late game capabilities ng isang Freya. That's right. So halos grabe talaga yung double core na ginagawa nitong Omega din. So they have to be careful. Look at Aqua. Mag-queen swings ba to? That would be great pata sa Claude, I feel. Tapos may Anticulus na si Eson. So okay yan naman sa Freya. At same time kay Roger na naka-wind talker, di ba? So nag-a-align naman. Dominance Ice available na sa Blacklist. Nasasaktan na rin sila mula sa Feather Air Strike ni Edward. Ooh. Sakit, no? Sakit. Buti na lang meron silang Chang, huh? So napakada rin mag-depend para sa Omega. Yeah, again, the Chang pick is just perfect for this lineup. Pero problema lahat ito, melee! Kaya kailangan lumapit sa kalaban. Nakuha na si Edward doon! Napadugo si Edward Eson. No, pero kumante si Edward dito. Look at Heath, have to be careful. Pero may wings by wings para makatakas. Safe so far, Blacklist International. But looking at Omega, makakabag-depensa din naman sila. Actually, have a very strong defense at this point. Totoo and, yan, totoo yan. Itang mo yung talon, yung like and pounce niya, no? Like and pounce ni Hajeezy. Iba din talaga. Talagang. How do you feel about itong si Aqua? Yun na nga, queen swings na para kay Aqua. So, safe. At safe. May damage output na rin yan. Kalain mo yan, no? So, I think the queen swings is definitely something that's gonna make sure na yung Blazing Duet kaya tatagal. Exactly. Tatagal at tatagal yan. So, Omega has to be careful. Huwag silang magulat or huwag silang magkamali sa targeting. Correct. No? Makala nila si Aqua yung damage pero yung pala si full clip, no? Exactly. Hindi mo rin malaman eh. Parang, hindi mo rin pwedeng pabayaan yung Claude. Exactly. Sa Omega, ganun din naman si Toshi. Ang problema nga, sinabi mo ito paulit-ulit, melee-based. At nakikita nyo ang kakaibang ginagawa ng mga team sa atin, tatawag na freezing lane. Ang ginagawa ni Uranus kanina, hindi siya umaatake, maglalast hit lang siya para bonus gold. Or minsan nga, nakatayo lang talaga, literally. So what's happening in the middle? Ayaw kasi magpakita ng mga force ngayon ng Blacklist International.
eventually, yung orange buff makukuha ng Omega sa double buff ulit si AGZ. Yep. They're feeling confident ngayon at least. That's something na hindi naman yata mawawala for Omega. Control of their jungle. You can still do a lot of pressure with Heath, like right now. Kaya mo si Haze, Feather Gear Strike ginamit naman dito. Heath, na-cancel na yon. It's gonna be the purple buff. Nanakaw na ni Lancelot. So wala dyan si Roger. Although, at this point, hindi naman din ganun ka-importante yung purple buff for Hajizi. Mas maganda nga lang talaga na hindi nila yan binibigay sa blacklist. Exactly, which is another source. Pwede kasing mag-allocate bigla ng purple buff yung blacklist dito kay Edward. Exactly. To make exactly the Feathered Airstrike even hurt even more. Correct. Ayan, nakatakot din. Edward, wow! Speaking of, napakagandang game sense. Just to detect, no? Detection is key. Vision is key. Grabe. So, it's still still a very good game here that we're having. 10-4 100%. At 13 and a half minutes. Nagpapakita yung si Curtizy dito. At halatang-halata, pulpit, tumalon, okay? Tumi-stack lang ng kanyang dash, of course, yung puncture adds damage sa Thorn Rose. Kita mo naman kung gano'n niya kabisado yung kanyang hero. Beautiful. Beautifully done. There you go. Si Aqua, stuck lang din. Healer sa likod. Go for Curtizy. Walang control pa yung Blacklist International sa ngayon. Hindi rin sila pwede mag-overextend. Omega, making sure that they are just shoving the waves. Wala pa ako nakitang solid na play from Kurt here. Yeah. He has to really maximize this hero. Tayo nakita ng solid na pickup. Yeah. I think most of the pickups na nakita natin is coming from Heath. Exactly. Well, si Kurt Zin, makapag-stack lang din yan. Okay. Lord, sisimulan ng Blacklist International. Are they feeling confident dito? Nagsiset up ng Death Rush. At sabay top yung Omega pero nagpakita na si Heath. So alam reset na yan to, ng Blacklist International. It's gonna be a reset, definitely. Si Edward uwi, wala siyang buff. Uy, pero minahul sila. Skiller! Skiller nga lang. At this point, yung Reynos ay mahirap nang patayin. Yep. You need 4 or 5 members to kill this guy. And ayaw nila. Nagsiatrasan na kita. Teka, may nahuli tayo. No. Teka, yung Reynos to. Back! Back! Back lang. Back to back. Oh, Lord, sinisipulan na ng Blacklist International dito. Heath na pa-flicker na. This back, Curtizy in the middle. Pwede siyang i-kite talaga ng Blacklist International dito. And Omega, sabi nila, hindi maganda yung spot. Let's just back down. Umuwi na lang muna. Next round. Yep. Wala. Kaya na. Wala ding mahuli si Curtizy kasi nga pala, triple purify nga pala itong blacklist. Eh, no? Exactly. Wala sa isip ko yun. Ha? Napakahirap talaga. Kahit may madilaan si Detona, walang maihila. Scary, scary, scary. Stalemate tayo ngayon sa ating laban. 15 minutes in. And si Killer, as well as Aqua, medyo nagsisimula na dito. Papunta na rin si Fulcly para merong retribution. Yep. Pangatlong reset. Bush lang, of course. Bush play. Go pa nila dito si Heath. Go pa nila. Tinatanong na nga. Nandun na rin si Eson. Controlling this one. Kung may chair shower. Naka-blaze into it sa likuran. Natutunan na yung members ng Omega dito. In fact, Toshi is gonna go down. Feather there's like sa mukha na rin. Curtizy nag-flicker palayo. Where is the rest of Omega? Hindi na rin sila lalaban. Sabi nila, it's okay. Napatay natin yung Freya. Low si Curtizy. Pero mabilis mag-regen yan. May Sky Guardian helmet yan. Lord, sisimulan na. Uy, Heath, ang gandang ejector play, pero on a Uranus, obviously, wala siyang pile-up. Edward, napakatapang in front of their opponents. At yun na nga, Lord, taken by Blacklist International. Man, 11-4, Omega is losing this game. Tingnan natin nga lang yung kanilang depensa. And depensa is gonna be the difference maker here. Sa laban na yun, wala si Toshi, pero they were still able to at least give a threat dun sa Lord take na yun. Pero Malaki na! Ang Blacklist International Gold Lead amounting to almost 10k. Kaya kailangan ng ingat ng Omega. Mas mahabdi na sila Aqua ngayon kahit 0-1-3 yan. For sure. Oh, look at Edward. Si Edward walang takot. Wala. And nakuha na nga yung Torres Hawa with a dash from the Lord. Heath! Naghanap ng target for the ejector. Si Eson lang nataya. Nakakuha ng inhibitor. And sa top lane, yung Claude. Sa baba naman, nandun si Uranus. Blacklist International on a good trajectory. Naupo, mukhang pag-game 5 na nga tayo. Oh, pag-game 5 nga. Pero hindi pa tapos. Tinoos na nga. Eson, hindi tatama. Killer, with the flicker. Toshi, lalaban na rin. Pero tinutunaw na rin dito ni Aqua. Blazing Tumat, gagamitin na nga. Napatay nila yung Freya. Meteor Shower, hindi gano'ng ka-effective. Dahil mapapatay pa rin si Heath sa likuran. Double kill na para kay Lancelot. And that's full clip. With his signature hero. Big time plays. From big time players. Sabi ng Blacklist International, si Haze nasasaktan na rin. Killer still is alive. He's still up. He's still fighting.
Oh and my of goodness. Course, that's gonna be a full five-man push na kaya mang pigilan ng tatlo mula tignan sa Omega. Tignan natin, sumusugod na ang Eson with a jump sa likuran. Tinatry nila with the Meteor Shower pero kulang yata. Oh, nagpaking black si International dahil kinulang sila ng damage. Full clip is safe. Ligtas ang mga core, blacklist. Buhay pa sila. They're Omega, they're still alive too. What? Hindi ko alam. Kaya pa lang depensa ng tatlong miyembro ng Omega yung ganong klaseng push mula sa blacklist. And the Meteor Shower really taking its effect right now. Ngayon si Toshi, nagiging problema here. Pag namatay si Toshi, nagsisiatrasan ang Omega. And kanina, namatay siya without even using the Purify. Which is, again, that's just an amount of crowd control na meron din naman dito sa Blacklist International. Wanna say, man, ang nangyari din kasi is meron kang Barats. Barats, napakaganda ng wave clear din yan. Even as... hindi ganun kalayong range, pero ang bilis din magtunaw niya ng mga minions. Kaya din naman napag-defense yung Omega. So, I honestly feel that 18 minutes in, yung blacklist, kung gusto nila matapos to, kailangan pa nilang hintayin yung next lord. I think so. It's gonna be very difficult. Close to impossible to break down the defense of Omega without the help of the lord. Exactly. Sa puntong ito. So, they really need to chill. Huwag kayong magkakamali. Gagawin po malaking pagkakamali. And maybe you can finish it off next quarter right now. Oh, courtesy. Nagpahuli dito. Farsa, dealing the damage. Nakita mo naman kung gano'ng kasakit. Gano'ng kakate. Flicker pala yung blazing to within. Aqua medyo nasaktan. Kailangan mag-back out. Eson, walang aabutan. Omega, akala natin nagkamali na si courtesy. Pero buti na lang tinulungan na kanyang mga tropa. Tumakbo ang dinosaur na malaki. Woo. And I think he also forced Aqua na na umatras, mag-purify at tumakbo with the use of Detona's Welcome, which is nagamit naman niya ng maayos. And again, courtesy, very close. Kung nawala siya doon, yun na yun. Could be it. Like, dito si Eson, this time may ulti na kasama. Si Edward ang katinaka. Lancelot Legendary, sama mo na rin si AGZ. That's a shutdown. Mula doon sa Kufra, double kill para sa Blacklist International. Toshin mag-abol, pero kited ng members sa Blacklist International. 3 down para sa Omega, Haze and Heath. Kaya ba nilang dalawang support combination ng Omega? Kaya ba nilang dumipensa? Heath, ginagawa na niya lahat. Sinasacrifice niya yung sarili niya. But Haze, meron siyang Meteor Shower. Kaso hindi siya pwede muhabat, inatry na niya. Kaso yung base, durog na. Blacklist International, we're going to game 5!